mga kalapatid. So, sobra akong na-amaze dito. Parang libo na ata yung mga kalapatid dito, no, sa may lock na to, mga kalapatid. So, bali dito, ibang linyada rin ng ibon. So, commonly meron dito nga dyan na Arden. Stitch and bout, mga kalapatid. So, depende rin sa leg band, no, or sa color ng kalapate. So, kung titignan nyo, mga kalapatid, sa ano, milyong-milyong kalapate, mga kalapatid. Ayan, no. So, sana di tayo mahulugan ng, yan, no. Mga kalapatid. Yeah, so first time ko makapunta sa ganito. First time ko may lumilipad ng libu-libong kalapate. Kalapatid, so napakasarap. So salamat ulit Mr. Allen Lee sa pagkatanggap sa pag-invita sa atin dito sa Bayo Pigeons, Bayo Research. Mga kalapatid, so kung gusto niyang dumalaw dito, so open na open, no, mula Monday, mga kalapatid, hanggang Sunday. Ayan po, hindi hanggang 6 PM po yung store bukas po, mga kalapatid. Condo. Sabi nga ng mga kano, you can search in YouTube, in Google, if you can search a pigeon condo. This will be the first in the whole world. A 6-ton pigeon condo. Wala akong ibang titira dyan. Kalapati lang. Medyo pasisahan ninyo ha, madumi. Pero kahit madumi, may naamoy ho kayo. Wala kayong naamoy, di ba? Kasi yan ho, sinadya ho hindi namin pinapalinis. Ang reason, meron kaming ginagamit ngayon na isang solution, ini-spray, at the same time, pinapainom din sa aming kalapate. Walang amoy, di ba? Hopefully, this year, ma-launch na namin yon. Kasi, bago namin i-alok sa mga kalapatids, gusto namin, subok muna dito mismo sa amin na talagang effective. Kaya, 5 buwan na ho yan. Imagine nyo, pag umuulan, gano'ng kaputik yan. Gano'ng kaamoy supposed to be yan. Pero, walang amoy. Yan. Ito, yung mga kalapati ho dito, last year, puro nagpasingsing. Yung mga anak nito, kasalukuyang lumilipad sa mga south races ngayon. Ang ginawa namin, hindi na namin sila binyak. Ang presyo nito dati is 10,000 each. Right now, 25,000 for 3 pairs of your choice. Kayo din po ang mamimili. Kung gusto niyo pumasok, kayo pumasok dyan, kayo humuli. Kung gusto niyo naman, para siguradong pares na, ulihin natin yung mga magkakatabi. Yung mga pares-pares na. Ayan, katulad niya, may mga nipapasingsing na naman doon sa amin. Kaya yung mga anak niya, mga ilalaban naman ng norte yan. So yan mga kalapatid, so update, nandito tayo ngayon sa may pigeon condo. So ongoing yung construction ngayon dito mga kalapatid. So walang time and limit kung kailan to matatapos. Walang kasiguraduhan kung kailan malalagyan ng ibon. Pero hoping no soon, soon as possible mga kalapatid is maayos na agad. Nang sa ganun na makita na natin agad yung resultado ng ginawa nila mga kalapatid. So ngayon nandito tayo ngayon sa second floor ng pigeon condo. So nandito tayo ngayon sa loob ng loft. So itong loft na ito, hindi ko mabibilang kung ilang loft dahil simula dun sa dulo hanggang sa dulo. Isa puro loft siya na mga kalapatids. And then maganda yung ginawa nilang loft. So dito yung part ng itlugan mga kalapatids. And then dito sa may baba, no? So napapansin nyo merong bukasan mga kalapatids. Ayan. So pwede nyo siyang buksan. Sa ganun, no? Dahil daw sa mga foreign suppliers natin. And then itataas mo lang to para kunin, no, yung dumi mga kalapatids. So mas madali, no? Maglinis dahil sa ganitong paraan. Ayan, and then dito sa loob ng loob na to mga kalapatid, discussion ng 24 heads. Ah, mali. 24 pairs mga kalapatid. So, bali 48 heads mga kalapatid yung kasya dito sa loob na to. Ayan, so yun yung sara. So, almost bakal siya lahat. Almost still matting. So, napakonkreto ng pagkakagawa. So mga kalapatids, yan. So wala lang tayong idea, no, kung magkano na gastos dito. Mga kalapatids, ayan. And then dito, papakita ko sa inyo yung sample nung loft na to before siya gawin. Yung basis, no, mga kalapatids. Ayan, mga kalapatids, yung pinang floor plan nitong pigeon condo is ito mga kalapatids, no. Ayan, yan siya mga kalapatids. So
58 panels mga kalapad dito lang sa second floor. And then yung output naman mga kalapad dito ng pigeon condo na to is ganito po yung itsura niya, no? Ayan. So picture pa lang mga kalapad is napakagandang tingnan. Paano pa kaya no pag natapos na? And then nalagyan na rin ng ibon, no, mga kalapatid. So based dito, no, mga kalapatid, sa pigeon condo na to. So may arrangement yung mangyayari dito, no. So diyan na Arden crested. So diyan na Arden. So almost, no, para hindi malito, mga kalapatid, yung mga buyers, mas madali nilang ma-recognize, no, kung anong line yung ibon. Unlike sa sama-sama, no, mga kalapatid. Ayan. This one, mga kalapatid, is sample ng pigeon nest dito sa pigeon condo, mga kalapatid. So dinyan na natin, no, kahoy siya. Ayan. And then meron yung hati sa gitna. So nagkaroon ako ng idea dito. Dito ko nakuha yung information na mas maganda yung ganito dahil, mga kalapatid, so pag second clutch ng mga kalapatid natin, no. So napapansin natin na winawalay yung mga inakay, yung mga tinuturuan nila, yung mga sinusubuan nila, no. And then pag malapit ng mga itlog, so iseset aside nila, no, yung inakay, mga kalapatid. So ang kagandahan nito, ang advantage ng gantong pigeon nest, mga kalapatid, is pwede lang natin silang ilagay dito sa kabilang side. And then the other side, mga kalapatid, pwede nilang itlogan din, no. And then it's up to you na lang kung anong ilalagay mo. Pero the best, mga kalapatid, is yung buhangin. So yung gamit natin is buhangin ng dagat. So kahit anong buhangin, basta make sure na malinis, mga kalapatid. Ayan. Ayan, mga kalapatid, so magkaiba pala to, no. Itong loft dito, mga kalapatid, ang kasya dito is 10 pairs, equivalent to 20 heads, mga kalapatids. While dito sa kabilang loft, so 24 heads nga, no, sa nasabi ko kanina. In all, mga kalapatids, ang kasya dito, no, sa pigeon condo, sa second floor na to is 58 imported pure lines, mga kalapatids. Ayan. So abangan natin to. So hoping sana makabalik tayo dito, no, after ng matapos, after malagyan ng ibon, mga kalapatids. Ayan. So first ever natin makapunta sa Bobby Pigeon. So nakita na natin itong pinaka the best sa ibon dito, no. Hindi naman pinaka the best pero pinaka rare yung kulay. So number one sa social media, mga kalapatids, lagi kong nakikita, lagi kong naabangan sa page po ng Bobby Pigeons, mga kalapatids. So ito nga yung tinatawag nilang half-sider. Kung tawagin nila yung kabilang side ng pakpak is iba po yung kulay, no. As usual, nakikita nyo, mga kalapatids, sa hawak-hawak natin na kalapate. So wala akong idea, no, mga kalapatids, kung ano pangalan nitong ibon. And then dito sa kabilang side nyo nga is iba rin yung kulay, no. Kung bubuklatin natin, mga kalapatids, as you can see, mga kalapatids, blue bar dito sa right side ng pakpak niya, no. And then dito sa may left side ng pakpak niya is kulay black na medyo may brown-brown ng konti. Balita rin yan. Hati din. Kung dito sa back niya, no, mga kalapatids, no, kitang-kita natin na hati, no. So ako na po nagsasabi, mga kalapatids, na hindi pentel pen or jobos ang kinulay dito. Titingnan din natin sa pakpak, mga kalapatids. Ayan, para tayo nag-unbox ng kalapate. Ayan, no? So blue bar, alam natin ang kulay ng blue bar and black. Ayan, hindi siya dinoktor. So, hindi siya dinoktor, hindi siya pentel pen or whatever na naiisip ng tao, no, mga kalapatids. Ayan, no? First time ever nakapunta tayo sa Bobby Pigeons and nahawakan na natin to. So legit, mga kalapatids. Sila, mga kalapatid, so dito na natin tatapusin yung episode na to, no, nakakapagod na seminar slash tour slash raffle draw ng mga winners, no, ng mga pigeon vloggers, mga kalapatids. And so salamat sa mga natanggap natin, unang-una sa foreign suppliers natin, mga kalapatids, and then kay Ma'am Beth, kay Sir Allen Lee, at dito sa Bobby Pigeons Bio Research, no, mga kalapatids. So hoping makabalik tayo dito ulit kung kaya natin na bi-weekly, ano, makabalik dito. So as much as possible, mas maganda, mga kalapatid. So salamat po sa pagsama sa akin ngayon sa pagtutok sa channel natin. And then
Once again, like, share, and subscribe na mga kapatid sa mga di pa po nakasubscribe. And then, leave a comment no kung nagustuhan at like nyo na rin yung video kung nagustuhan yung video natin ngayon mga kapatid. So, see you sa next video po. Happy flying mga kapatid!